Hello guys, kumusta kayo dyan, mga kanilab ko dyan, kumusta kayo, sana nandiyan kayo sa mabuting kalagayan guys. So ngayon guys, kung saan tayo pupunta, ingat-ingat guys, kasi tag-ulan na, so magdala talaga ng payong, parang hindi madaling sipunan guys. So ngayon guys, kaya na maingat tayo kasi yun, makasipon, makalagnat, nako iba na yung isip ng mga tao kasi kahit normal lang yun sa yung normal nga panahon guys, pero ngayon mahirap na. So yan, ingat-ingat tayo tuwing umaalis. Tapos magpipray talaga palagi, maiwasan yung mga sakit-sakit, mag-inom ng vitamins, prutas, so tamang tulog. So kailangan hindi magpa hindi magpapaano palipas gutom, parang hindi mag-ano ng sepmura. So ngayon guys, kumusta naman kayo dyan, mga kahanilab ko dyan, mga followers ko, mga subscriber, kumusta kayo dyan, thank you. Kahit papaano, kahit pangit yung video ko, may views pa rin ako, salamat, nagtutuki na tayo, salamat sa tulong ninyo kahit subscribe sa akin. Sana tuloy-tuloy na nito Lord, na sana parang matulungan naman ako, na matulungan ko naman yung mga kapatid ko, mahirap guys, lalo ng anak ko guys. So, ang hirap talaga nila. So sana maabot na ko ng inaasahan natin para ma-monetize na tayo guys. So, kasi sobrang mahirap talaga. So ngayon guys, itong video ko guys, bago ko i-proceed yung video ko, please guys, subscribe my channel, Hanila Vicente, like and comment sa comment section, and click the notification button, parang sunod-sunod kayo sa mga video kong bago. So guys, please, tulungan naman ninyo ako guys, kahit mag-comment lang kayo guys, hello, yun, okay na sa akin guys, basta like and ano lang guys, yun, huwag niyo kalimutang mag-like guys, kahit pangit yung respect kahit pangit yung video ko guys, please naman guys, parang makatulong na makatulong ilong ko. So itong video ko guys, story to sa yung nag-aral ko ng grade 1 guys, story to guys, totoo talaga to kasi di ba mahirap lang kami, story totoo talaga to guys. Tapos diba bukid kami nakatira guys, bukid, kailan i-research niyo guys yung Sukudan Kulambugan, Lanao del Norte guys. So bago pa lang kasalang mama ko, doon kami nakatira at saka doon na din ako nag-ano. So ang layo ng eskwelahan namin guys, Diyos ko, ngayon maganda na yung mga bata ngayon kasi yung mga eskwelahan malapit lang. So ang ganda na ngayon yung mga millennial kaysa yung dati, kasi alam mo one guys, diba 19 so nag-aral ako ng grade 1, ang layo ng eskwelahan namin guys, kaningag yung bahay namin, ulango magsaysay yung namin guys, yung eskwelahan namin. So tatlo kami magkapatid, ako, then yung sunod ko, then sunod pa ng kasunod ko, tatlo kami nag-aral guys. So ang layo talaga, maglakad mi guys, tapos yung lakaran namin guys, yung mga bato-bato talaga guys. So, grabe, ang hirap kasi pobre man kayo min guys. So, alam mo guys, na-remember ko talaga, maglakad kami, yung madaming damo-damo talaga. Tapos yung, ang tawag nila sa Bisaya, yung kugon, matinik ko guys kasi, awa talaga yung namin guys, pamumuhay. Kasi sobrang pobre at mahirap talaga kami. So, ang namin guys, maglakad kami, wala kami chinilas guys kasi wala man ikabilin yung papa mama ko ng chinilas kasi magsasaka lang. So nag-aral kami guys, hanggang ngayon makaremember pa rin, makaiyak talaga ko guys. Mag-aral kami yung tatlo, grade 1, classmate ako sa kasunod ko dahil matagal ako nag-aral, 7 years old na ako nag-aral dahil ang tagal daw ko nagkaisip ng matanda. So yun, maglakad kami guys, walang chinilas, walang sapatos. Tapos pagdating namin doon sa eskulahan guys, asar-asarin pa kami. Yun, asar-asarin, buli-bulihin pa talaga kami. Kasi wala talagang chinilas, totoo to guys, hindi ito biro. Kasi tingnan mo, naman ako na tao, 1996. Oh,
19, sorry. 1966 ako na tao. So, ano, diba, yung mga ganun nga, kuan. So, naglakad kami, guys. Wala, may sinis kami tatlo. So, ang baon din namin, guys, yung dahon nga saging. Tapos, wala kami ulam. Oo, kumain lang kami, guys, sa totoo. Wala talaga may ulam. Magbaon lang talaga may. Tapos, yun, umuwi pa kami bukid, as in bukid. Tapos, yun, guys, umuwi kami, lalo na mag-ulan, guys. Yung isa kong kapatid, nawala naman talaga siya kasi, ano, itong isang kapatid ko, grade 1 din siya. Alam mo, guys, hindi na siya makahinga. Umiitim na siya dahil na ano siya, na ano siya sa hangin. Napasukan siya hangin kasi ang lakas-lakas ng hangin talaga doon sa, ano, kasi, no, parang ang bangil pa talaga yung ano, tapos parang sa Bisaya ba, buntod na siya, tapos yun, bangil, di ba, kung mag-ulan, ang hangin, pumunta sa amin yung parang payong namin, yung dahon ng saging, o yung dahon ng saging, guys, sus, na napilas-pilas na ng dahon saging, sus, yung kapatid ko, nagtaka mo ko, bakit ano, umiitim siya, so, gitakilikuran ko siya, gianuhan ko ng parang hindi siya makalanghag ng hangin. So, ang hangin kay pumasok kasi sa bibig o sa ilong, di na siya makahinga. So, mato, ano, tapos, kami dalawang kapatid ko, naghanap kami nga mapasilungan talaga kasi, ano, sobrang hangin talaga, guys. So, akala ko, mawala na yung talaga yung kapatid ko, yun nga time. Pero, guys, yun, ang hirap yung nag-aral kami, guys. So, hindi kami naawa naman yung mama ko, pauwi, papuntang school, wala kami, tapos yung bag ba namin, guys, yung plastic lang, guys, sa totoo, hindi ito totoo talong story ko, guys, plastic lang ang bag namin, ilagay namin to notebook isa, papel, tapos inigulan, mabasa, kawawa nga kami, guys, tapos tagating pa namin sa school, asar-asarin kami, kasi mahirap lang, tapos ako, ang itim-itim ko, mahirap po hanggang ngayon, guys, mahirap pa rin kami, honda pa rin kasi hindi kami nagtapos din ng pag-aral hanggang high school lang din ako, hindi ko naka-graduate dahil kasi din, nag-asawa man din ako ng maaga, 15, nag-asawa, so hindi ko graduate, so parang wala ko talaga ambition dati, so mahirap pa rin kami hanggang ngayon, tapos yun, guys, ano, 3 years kami na ganun, nga pabalik-balik kami. So, naawa naman yung mama ko at saka papa ko, yung kapatid ng papa ko doon sa Ulango, may bahay sila bago silang kasal. So, nag-stick kami doon. So, nag-stick kami doon, guys. So, lapit-lapit na. Tapos, alam po din yung auntie ko, guys. Kahit mga bata po kami, utusan niya ako na magsain ng saging nga, ano, lagyan ng gata kasi naglihis siya ka mga kahanila, naglihis siya, so utusan niya ako ng paluto ng ano, tapos ano, yung magkudkod yung gata, oo, lagyan ng gata tsaka matamis kasi naglihis siya, so yun, guys, mga mabait kami dati, guys, kasi hindi katulad yung mga bata ngayon nga hindi mong matusan kami, guys. Ako, pag uwi namin ng school, guys, maglaba ko ng damit ko. Yung kaming tatlo, labahan ko yung mga damit ng kapatid ko. Tapos, magsain ko, guys, magsain. O, marunong na kong magsain kasi tinuruan naman kami ni mama ko. Tapos, magsain kami. Tapos, magwalis pa talaga. Yun talaga, iskid na talaga namin. Magwalis kami ng bakuran. So, magwalis. Then, yung kapatid ko, yung lalaki, sasama naman ang tiyuhin ko. Yun, mag-ano naman sila doon. Maglinis-linis na sa maniuga nila. So, sasama naman. So, yun, guys. 3 years din talaga din ginawa namin yun. Nga, doon kami sa tiyahe namin ng kapatid ng papa ko. Tapos, yun. Tuwing, ano, guys, ng madaling araw, ano, ilan na ba to? Tuwing madaling araw, guys, alas 3, gising na kami. Gisingo na kami ng auntie ko. Yung auntie ko, magrosary. So, magrosary, so, na ganun-ganun talaga ko, guys. Antok-antok, rosary kami. Diba? Sumunod kami sa mag-ano, rosary sila ng dalawa ng uncle ko. So, kami, gising na kami, alas 3. So, pag gising namin alas 3, guys, so, pagkatapos namin ng rosary, study naman. O, turuan namin ng, ano, study ng ako sa auntie ko, tapos yung kapatid ko lalaki sa uncle ko. Ngayon, yung uncle ko naman, ano, hindi siya tiyaga. Tapos, yung hindi naman,
yung kapatid ko, ang tagal talaga si Dudong, ang tagal makaintindi talaga, guys, hindi siya makabasa, hindi siya makabasa, kawawa talaga siya, guys. So, ang ano naman yun, may biskuit kami, may biskuit, ako may makaubos sa ano, biskuit man natawag dati, guys, oh, supas, supas, yung isang supo talaga, guys, supas, oo, ako'y makaubos kasi ako may palaging maka-answer, ako'y makabasa, so bawat answer ko, isang supas, supas kasi yun parang biskuit na, yung dati guys, alam mo, ano, supas yung tawag, so naubos na ng isang supot kasi makabasa ako maka-answer, so yung kapatid ko kawawa kasi bingbingon yun talaga ng tainga ng kapatid kong lalaki sa uncle ko kasi hindi nga siya matyaga, gusto niya makaano agad nung alam agad niyang tinuro. Iba-iba kasing utak ng tao, may tao nga hindi makaintindi agad, may tao nga ako dali lang kasi ko pag ano ng auntie ko maka-answer ko makabasa na ako, grade 1 pa ko guys, grade 1 2 3 doon kami. Doon kami tumira pero natuto kami, tinandaan na namin yung trabaho ni galing sa school, ang pag uwi ng school, kung anong trabaho namin. Pag tanghali, umuwi, may kain na lang kami. Kaya kasi, babalik kami agad. So, pag uwi naman namin ng ano, yung hapon, yun, mag-igib ng tubig, malinis, magsaing ako. Yun ang trabaho ko. Tapos yun, yung madalang araw, magbasa kami, guys. So, di ba guys, ang hirap yung buhay ko dati, guys. Po hanggang ngayon, mahirap pa rin ako, guys. Kasi, maaga man nawala yung papa ko, yung mama ko, pero mahirap lang talaga kami. So, yun ang story ko guys, grade 1 super hirap talaga mi, maglakad ko ng mabato-bato, matuno, matinika sa mga kugon, tapos ang sakit-sakit yung mga ano guys, kasi dati hindi malang din ako mahihaan ko, at saka hindi kami binilhan ng mama ko ng chinilas, kami hindi may binilhan, kaya bukit talaga guys, was in bukit, at mahihaan ako, mahihaan talaga ako kasi hindi ko alam nga ano, kasi hindi man kami binilhan ng mga ano, tapos hindi din kami nanghingi, nga katulad ngayon mga bata, manghingi sila pabili, ako hindi din kami ano, kasi matagal ko nag-aral guys, kasi matagal daw ako nag-isip ng matured, so munang ipa-aral ko ng mama, 8 na, nagsabay, yung kapatid ko, sunod ko 7, so nagsabay kami, ang grade 1 ko guys, 8 na, kasi matagal daw ako nag-matured, so yun guys, yun ang story ko sa nakaraan ko nung bago pa lang ko nag-grade 1 nga, sobrang mahirap namin guys, super hirap talaga kami, nagpaalam kami mag-alis puntang school, tapos yung bag namin, yung plastic nga, sandubag, yun, nilagay namin, tapos yung baon namin, wala kami ulam, downsizing kasi wala kami baon, at saka, ano, malayo man din kami sa lungsod, super layo. Tapos samahin ko ni mama nang mabinta kami ng saging. Ilagay lang namin dito yung saging. Tapos yung daanan namin, sapa pa guys. Tapos magpaa. Tapos mamunang pandak ako. Hindi ko nakatubo dahil karga-karga na ako ng saging, kamuti. Guys, punta kami ng lungsod. Tapos happy na lang ko guys kung may madaanan namin nga bumibili sa saging namin at saka saging, kamuti, balanghoy, tapos yun, minsan i-change ni mama ng balanghoy to isda, yung makadala kami isda, tapos yun, magpaalam pa rin kami, ang hirap ng buhay ko guys, pero wala pa rin ko swerte guys, kasi hindi man ko nagkaroon ng sabi nila, kung galing ka sa mahirap, mahaon ka. Pero wala man guys. Kasi hanggang ngayon, mahirap pa rin ako. Katulong lang ako. Tapos, wala din ng legal sa akin nga. Kasi pangit din ako. Mga lalaki ngayon, mamili man na maganda or sexy. Napandak ako. Tsaka mataba. So, mamili naman yung mga lalaki. Hindi pa rin ako na baka ganito lang talagang palad ko guys. Nga mahirap. Mahirap ko dati bata pa hanggang man. Kasi 1966 ako na tao, guys. 1966 ako na tao. Diba? Then, sobrang mahirap ako. Tapos yun, guys. Ito yung story ko, guys. Na hindi ko nakalimutan lahat. Story ko sa buhay ko. Na sobrang hirap. Namunang mas maganda yung mga bata ngayon.
Nandiyan ang lahat, gan, gadget, or ano-ano mga bag, maganda, mga tsaka. Oo, ngayon naman ko naka-ano guys, mabitaw sabi ko guys, kung ako yapa na yung mga package or mga padala sa mga supporter o mga ano, saya-saya kay ko guys, pero never ako nakatanggap ng bulaklak, never ako nakatanggap ng package, yung mga ano, unbox, inbox, never guys, pero sabi ko sana makatanggap na lang ako, sana may magbigay sa akin, sana maganon, sa sana if lang na lang ako talaga guys, kung never ako nakatanggap ng bulaklak sa buhay ko, kasi wala talagang lalaki sa buhay ko, kasi wala talagang lalaki nakagusto sa akin, at saka never din ako nabigyan ng mga gift or mag-unbox or ano. Kung ako yata makabigyan kay excited super. Iwan ko parang tumaluntalon niya to ko sa iyo kapag may makabigay sa akin. Oh guys, never ako na ano. Kasi pangit kasi ako guys, wala man din mga kaibigan makaano sa akin kasi pangit kasi ako. Mamili naman ngayon mga ano guys. So, yun guys. Babo na tayo. So, bye-bye. Wala, ang hirap ang buhay ko, guys. So, awa ng Diyos, guys. Hindi kami nakaranas ng mga ganong-ganon, mga sakit-sakit, dahil yung mga kinakain namin, mga pres nga gulay, at saka hindi kami, ano, sa mga explosion, yung mga alikabok or mano, kasi pres nga hangin yung ano doon sa bukid, as in bukid sa amin, guys. So, ngayon guys, ito na lang yung ka-share ko nga story guys, nga ano, mapupulot din ninyo kung anong hirap, kung anong naranasan ko. So, dito na lang tayo. Babu, God bless you. I love you guys. Sana magustuhan naman yung story ko. Totoo ito guys, hindi yung biro-biro itong story. Totoo talaga yung nakaranasan ko nga. Sobrang hirap. So, bye-bye guys. I love you. So, please guys, subscribe my channel. Anila Vicente. Like and comment sa comment section. And click the notification button para sunod-sunod kayo sa mga video. Babu, I love you. Mwah, mwah, chup, chup.